sa East Dimalinaw, Bayug, Zamboanga del Sur, sakop ng Zamboanga Peninsula. Isang matiwasay mapayapa at sadyang developing area ng Zamboanga del Sur. Isa ito sa larawan kuha bago nangyari ang pagbaha na nangyayari ngayon sa kasalukuyan ito mismo sa lugar na ito. Ang tanging kabuhayan ng mga tao dito ay ang pagtatanim ng palay, palayan at tanging pagmimina or nagluluho sila. Kumbaga nangunguha sila ng mina at nagkakalkal sila sa lupa upang makahanap ng mina. Ganito sila mamumuhay, tahimik, mapayapa at sadyang napakaganda ng kanilang paligid. Isa din sila sa naituturing na developing barangay or municipality throughout Zamboanga del Sur. At ito naman yung ilog na nagbibigay pangamba sa mga residente sa lugar na ito kung sakaling bubugso ang malakas na ulan dahil talagang ito'y aapaw at maraming residente ang apektado dahil marami dito at ang ilan dito ay nakatira sa gilid ng ilog. Ang ilan dito ay dito talaga kumukuha ng tubig para masuplayan yung kanilang palayan sa tuwing tag-init. Ito naman ang Dimalinaw Public Market. Dito kasalukuyang itinadaos o dito sila nagkakanda kadalasan ng FDS or Family Development Session, especially sa mga 4-piece beneficiaries na mga nanay. Ito namang bagong-bago pa lang o katatapos pa lang ng building na ito. Kumbaga ito ay na-relocate sa ibang site kaya bagong-bago pa. Kung titingnan natin halos hindi pa tapos at wala pa talagang kaporma-forma dahil bago pa lang naitayo ang building na ito. Ngayon ang dinadayo o one of the tourist attraction ng Barangay Dimalinaw na sakop ng Bayong Zamboanga del Sur. Dito dumadayo ang karamihan dahil sa magagandang tanawin maliban sa waterfalls at diyan din dinidevelop na ngayon ito ng mga opisyales mismo ng barangay ang lugar na ito dahil nga sa marami na ang dumadayo dahil kakaiba yung bigay na ganda ng kalikasan. Ito naman yung tinatawag na Lover's Nest. Ito din yung dinadayo, mas dinadayo ngayon ng mga nagmamahalan ng mga kasing irog na naghahanap ng privacy or dating place. So ito ngayon yung maganda kasi nakikita mo yung kapaligiran, ang buong nakapalibot sa Dimalinaw, Bayug, Zamboanga del Sur. Ito naman yung other side ng kanilang public market. So ito yung other side na nag-ooperate ngayon kung saan dito namimili yung karamihan sa lahat ng mga pangangailangan at kakailanganin nila. Ngunit sa kabila ng lahat, alas 2 lapit hapon ng May 14, 2021, isang kagimbal-gimbal na pangyayari ang nagaganap dahil isang bugso ng napakalakas na ulan ang naghatid ng matinding baha sa barangay ng Dimalinaw, Bayug, Zamboanga del Sur, kung saan hindi na makikita at maaninag ang mga kabahayan na nakapaligid at nakatayo dito dahil sa matinding baha na naghatid ng pag-angat ng tubig at pag-apaw ng ilog. Dito natin makikita ang matinding hasik ng kalikasan dahil sa pamumutol ng kahoy dahil sa kasalukuyan ay may building construction na tinatayo dito mismo sa area at ito ang haangpit ng kalikasan. At ito ang nangyayari ngayon sa kasalukuyan sa mismong barangay ng Dimalinaw, sakop ng Bayug. At ito naman yung nangistulang isang karagatan na tila hindi mo na maaaninag kung saan yung mga bahay-bahay na nakatayo dyan noong nakaulat natin dun sa unahan pala. Masdan ang lupit ng hagupit pag ang kalikasan ang nagalit dahil tingnan nyo, hindi natin lubos maisip na ang sadyang mapayapang lugar ang ngayon ay binabaha na nagmistulang isang karagatan na sadyang makakatawid tayo gamit lamang ang bangka dito mismo sa lugar na ito na makikita natin isang ilog lang ang ating makikita. Ngunit ngayon tila ba buong tubig na ang nakapalibot at nalulunod, unti-unting nilulunod yung mga bahay-bahay na nandiyan. Hindi na natin makikita yung mga tanim at iba't ibang mga tao ang nagsisialisan, naglilikasan dahil namimiligro na ang kanilang buhay, lalong-lalo na yung mga maliliit na bata. No, sadyang hindi na nila iniinda yung mga gamit, sadyang iniiwanan na nila yung mga bahay nila.
para maisalba yung buhay ng mga maliliit na bata sa kanilang kani-kanilang pamilya. Ito naman yung tulay na naputol dahil sa bugso ng lakas ng baha, hindi na talaga napigilan. Ito naman yung mga tao, dito sila pumunta while umalis sila sa kani-kanilang mga tahanan. So nagsiksikan yung iba na parang basang sisiw na wala silang ibang maisip na kung saan safe sila. So dyan sila pumunta. Makikita na tila hindi na nila alintana yung lamig dahil sa kanilang pag-aalala kung paano sila babangon at paano nila hahanapin yung kanilang bahay, kung paano sila makakatayo ulit sa kanilang pamumuhay, dahil talagang ang kanilang mga pananim ay talagang walang natira at lahat nanod talaga sa matinding baha at agos ng tubig. So nakakabaha lang tingnan na yung mga residente dito. Nandoon din ang ating PNP Bayug, no, tumutulong din sila sa pagre-rescue ng mga maliliit na bata na talagang kailangan pang itawid gamit yung lubid para maitawid doon sa kabila dahil nga sa bugso at lakas ng tubig, no. Hindi kaya nung lalong-lalo na yung mga kababaihan na medyo hindi talaga consistent yung kanilang kalusugan. So kailangan nilang itawid gamit yung lubid. Meron ding iba na nasa bahay, nasa kanilang bahay lang at umakyat na lang sa bubong dahil ayaw talaga nilang iwanan yung kanilang bahay. Siguro dahil nakikita natin dito, nagmisto lang nung nangyari sa kamay nila anong bagyong Auring. Ito rin halos yung nangyayari dito ngayon. So yan yung municipal gymnasium sa labas na halos umaapaw pa rin yung tubig at umaangat pa rin ang tubig dahil sa panahon yan kasalukuyang bumubugso-bugso pa rin yung ulan na kanya-kanyang salba ang mga residente ng kani-kanilang mahalagang bagay, lalong-lalo na yung mga personal belongings na pwedeng isalba. Ay tumulong na rin ang taga BFP o Bureau of Fire Protection para madali ang maisilikas yung mga residente na nahihirapan sa pagtawid o sakay man lang sa pump boat. So iyan sila, ang taga Bureau of Fire Protection at ibang mga residente na naglakas loob na tumawid para lamang makakasiguradong makakatawid silang buhay dahil ba naman sa tindi ng bugso ng baha dyan sa area na yan. So yan po yung nakikita natin, no, tila nakikita natin talagang sinisigurado nila yung pagligtas talaga yung nung mga kabataan dahil yun yung talagang pinaprioritize nila ngayon, yung iligtas yung mga maliliit na bata dahil nga maliban sa infection eh ganyan din yung mangyayari, no, na nilalamig na dahil wala talagang damit na maisusuot. At kabi-kabilang landslide naman ang nangyayari sa may Lakewood, Tubod Lakewood, Zamboanga del Sur. Ito yung daanan papuntang Buog, Imelda, Ipil at all the way to Zamboanga City. Dito dadaan. So ito ngayon yung kabi-kabila ang landslides dahil nga sa matinding buhos ng ulan na walang tigil. Ito yung mahirapan tumawid yung magkabilang side dahil nga sa yung lupa ay yung lalong magpapahirap sa mga motorista na dadaan dito sa area na ito dahil ito ay slippery. So ito naman yung lugar ng dinas, no, binaha din sila at ang pinaka naapektuhan na area ay itong tulay, no. Ito yung tulay na nag-uugnay doon sa mga galing ng Pagadensity papuntang dinas. So ngayon kasi ang dinas ay marami na ring dumadayo doon dahil meron na rin silang tourist spot doon na laging pinupuntahan na rin ng mga karamihan para kumukuha ng picture or mag-picture taking sila doon. So ito yung nagaganap ngayon, papahirapan na yung pagtawid dahil ang tubig umapaw na mismo sa tulay na yan at tila wala na tayong makikitang mga pananim at tanging niyog na lamang at ilang mga puno dyan ang ating makikita na dati-rati ay nakapalibot dyan ay palay. So ngayon, pahirapan ang mga residente sa pagtawid dahil nga sa bugso at lakas ng tubig na umapaw dyan sa tulay na yan. So yung picture na yan ay hindi pa yan yung picture na sa kasagsagan mismo ng baha. So ito yung makikita natin. Hindi mo na ma-picture out kung ano yung nangyayari talaga dahil halos hindi mo na makilala yung lugar mismo. Ito ba yun o sa laki ng pinagbago? Talagang nakakagulat at nakakamangha kung bakit nangyayari ang mga ganito. Kaya sadyang napakalupit nga ng kalikasan kung ito ang gumanti dahil sa walang tigil na pamumutol ng kahoy, ika nga. So ito ngayon, walang masisisisi dahil ito ay hatid ng kalikasan.
Apektado rin ng pagbaha ang Dumalinaw Public Market. Ito rin ang nangyayari sa kanila. Umaapaw na rin ang tubig na halos lahat ng mga paninda ay basang-basa na, at ang lahat ng mga tao din ay nagsisiligpitan na ng kanilang mga gamit na pwedeng isalba kung sakasakaling tumaas yung tubig, dahil talaga sa puntong ito hindi talaga tumigil yung ulan. Yung iba naman na nagkukopra talagang isinakay na lang sa bangka yung kanilang niyog na pwede pang maisalba. Paraan na lang ang mga ginagawa ng mga residente dito, dahil ikang ay wala na talagang ibang tutulong kundi ang sarili mo, ang tumulong mismo sa sarili mo na kumilos. At ito yung nangyayari ngayon sa mga bahay na nakatayo sa gilid mismo ng ilog. Ito noong kasagsagan pa lang ng pagbugso ng tubig, at isa ito sa mga kabahayan na dinala sa lakas ng agos ng tubig. At ito naman ang magkabila ang landslide din na nagaganap sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Magkabila ang landslide maliban sa Tubod Lake. Tinding landslide din ang nagaganap dito sa area na ito. So ito ay one way lamang, so pahirapan sa mga motorista ang pagtawid, dahil kailangan mong hintayin na umatras yung kabila. Kailangang magtulungan dahil sa napakadulas ng daanan, dahil yung mga graba ay talagang nandun na, pumapagitna na mismo sa kalsada. So kailangan ng pag-iingat at pagtutulungan bayanihan para makatawid kayo doon sa kabila. So ganyan yung nangyayari, nag-request na din sila ng ambulance dahil yung iba may natatamaan ng mga natumbang puno ng kahoy, at yung iba naman ay gustong isalba yung kanilang mga hayop na naisilikas nila sa kasagsagan ng baha mismo. So ito naman yung nagaganap sa kasalukuyan, yung talagang ang tubig ay walang tigil sa pag-angat at pag-angat na nagaganap doon mismo sa merkado sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Ang matinding maghasik ang kalikasan pag nagagalit dahil sa ating kapabayaan, sa ating kapaligiran. Naway magsilbing aral ito sa atin na dapat managtanim ng maraming puno at alagaan natin ang ating kapaligiran. Naway magiging inspirasyon ang pagtatanim ng mga puno, dahil ito ay nakakatulong sa atin sa panahon sa pagbugso ng napakalakas na ulan. At naway hindi tayo magiging ganito sa nangyayari ngayon sa kasalukuyan sa Zamboanga Peninsula, doon sa Zamboanga del Sur. Manatiling updated dito sa akin channel. Please don't forget to like, comment, and share Fiernel Mix Vlog. Until next time around, God bless everyone. Bye-bye!